Ikadalawamput-dalawa ng Pebrero, Biyernes, ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?" Sumagot sila, "May nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya." Sinabi niya sa kanila, "Ngunit sino ako para sa inyo?" At sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot naman si Jesus, "Mapalad ka, Simon Bariona. Hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia, at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ikaw si Pedro at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia. Sa anong bato raw itatayo ni Jesus ang kanyang iglesia? Walang iba kundi sa hindi matitinag na pundasyon ng pananampalataya kay Jesus. Ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Ang katotohanan na ito, ang buong tapang, buong pagtitiwala at buong pagmamahal na ipinangaral ng Iglesia sa paglipas ng mga panahon, sa pamumuno ni Pedro at ng sunod-sunod na mga kahalili niya na tinatawag ngayong mga Papa. Katulad ni Pedro na hindi perpektong tao at sa katunayan ay naging marupok din sa ilang mga pagkakataon, ang sumunod na mga Papa ay naluklok sa posisyon ng kapangyarihang mamuno sa Iglesia sa kabila ng kani-kanilang mga kahinaan at kasalanan. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang bawat Papa ay nanindigan sa pananampalatayang ipinahayag ni Pedro. Kaya naman, anumang paghihirap, pagsubok at pag-uusig ang dinanas ng Iglesia, hindi kailanman nagbago ang kanyang pananampalataya hanggang nananatili ang Iglesia sa pananampalataya kay Jesus bilang Mesiyas at Anak ng Diyos. Si Jesus na rin ang nagbibigay ng katiyakan. Hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Pagsasagawa, sa anong mga paraan mo pinangangatawanan, ipinagtatanggol at itinuturo ang katotohanang si Kristo ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas ng lahat ng tao?